Na-experience mo na bang ma-burnout sa BPO? Yung tipong kaka-call-in mo lang kahapon, ngayon, call-in ka na naman. Yung tipong ang haba na ng tulog mo pero ayaw mo pang bumangon. Tapos, parang dead ma ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Kaka-bakasyon mo lang, bakasyon na naman, tapos pagbalik mo sa trabaho, ganun pa rin. Ang pinakamasama pa niyan is ang bilis uminit ng ulo mo. Konting bagay lang galit ka na. So, bakit nga ba nabiburn out sa BPO? Two things. Number one is because sobra sa trabaho, over na ang workload. Second, pressure sa trabaho. Mali. Those are not the real reasons why people get burned out in the BPO. So, let's talk about the real reason. Pag-usapan na rin natin kung paano makarecover. My name is Elmer, BPO leader for 10 years. My goal is to share my experiences and tips on how to be successful in the Philippine BPO industry. In a recent Department of Labor and Employment study about BPOs that dated December 2022, 70.5% of the participants claimed that they have experienced extreme burnout. So bakit nga ba usong burnout sa BPO? Based on my experience, hindi ito dahil sa subsub ka sa trabaho, sa dami ng trabaho mo, or sa sobrang pressure sa work. It's because hindi nabibigyan ng value ang work mo. Example, ikaw na nga yung parating nakaka-hit ng average handling time target nyo, pero parati ka pa rin pinapagalitan kasi hindi mo ma-hit yung sales target nyo. Another example is meron pang mas bago sa'yo, pero siya napapansin, pinupuri, tapos ikaw, hindi. Nakakabwisit, di ba? Talagang tatamaring ka niyan and you will drag yourself to work kasi hindi nakikita ng mga boss mo ang effort mo and hard work mo. In short, feeling mo wala kang kwenta. Ngayon, punta tayo sa important part, how to recover from the infamous BPO burnout. Ang solusyon, work smart, not harder. Doing the job that is needed is different from doing your job. Uulitin ko po. Doing the job that is needed is different from doing your job. Ang ibig sabihin noon, pag sinabing doing your job, pasok ka ng pasok every day, on time pa, magtatawag ka syempre, kung kinakailangan mag-overtime, mag-overtime ka. If this is how you approach your job, eh parang ang magiging feeling mo talaga niyan is parang wala kang kwenta, hindi ka valued kasi hindi ka nga napapansin. Itigil mo na yan. Focus on doing the job that is needed. Anong ibig sabihin nun? Make the main thing the main thing. Ano bang importante sa manager mo or sa account mo? Kung sisa tang focus ng manager mo, dun ka lang. Kung sales quota, focus ka lang rin dun. I-boost mo lahat ng effort mo dun. Kahit late ka pa, absent ka pa, you will feel valued for sure. 100% pag may team huddles, i-recognize ka. Kung mag-over-exceed ka pa, for sure bibigyan ka ng award. Top seller for the month, best CSAT for the month. And kung kinakailangan ng mentor or floor walker ng mga new hire, sigurado kasama ka. Kung di mo pa nafe-feel na valued ka, ewan ko na lang. At ang pinakamasaya, kapag may bonuses, isa ka sa makakakuha. Again, doing the job that is needed is different from doing your job. Believe me, follow this principle. You will feel valued by the company and your higher-ups. No more burnout. And you will start appreciating what you do at gagalingan mo pa. Kasi you're being valued. Who knows? Baka promotion na ang next. I hope you found the video useful. Like and subscribe. Comment below. Thank you.